Kamusta mga kapadyak? I hope okay kayo. Medyo mas maluwag na ngayon yung lift ng quarantine sa ibang places. And di pa rin tayo makapag-trail ride dahil bawal lumabas within our community, our city. Bawal lumabas para mamasyal. Sana okay kayo kahit ganon at nakakabay kayo sa within the community ninyo. Since limited ng transportation after na itong na-lift yung ECQ, naging general quarantine na, wala pa rin transportation like buses, jeep, or tricycle, pinagbawal siya. Nito na lang lately pinapayagan unti-unti. Ang naging transportation ng maraming workers ay bisikleta. Yun, nag-boom yung bike industry. And unfortunately, hindi lahat ng marunong magbisikleta na frontliners ay marunong din mag-repair or wala rin silang tools para ma-repair yung bike nila. Like for example, wala silang pang-vulcanize, wala silang pantanggal ng gulong, wala silang pump. Kulang din sila sa safety and road awareness and bike skills. Pero most importantly, yun, pag nasiraan sila, gabi na, or malayo sila sa bike shop, lakad, yun ang problema. Tapos, alam ko, last week, mayroong congressman, si Congressman Allan, Benedict, Reyes, if I'm not mistaken, naglagay siya ng 4 na bike repair stations. 2 along Katipunan, yung isa near sa White Plains or St. Ignatius yata, sa Shell Station sa Katipunan, tabi ng gate ng subdivision. And yung isa naman sa Katipunan, tabi ng halos ng fire station, nasa ilalim ng overpass. Sa Commonwealth naman, merong southbound, tapos meron din siyang northbound. Yun. Ilalagay ko na lang yung link ni Congressman Reyes dun sa nilagay nila. Yun, pinuntahan ko siya, papakita ko sa inyo yung nakita ko na tools, kung sapat ba, or there are things to improve. Helpful siya kaysa sa wala, pero there are things to improve na mas makakatulong din sa mga kababayan. And another thing, yung Decathlon Masinag. I'm a big Decathlon fan. Ang daming kong gamit na Decathlon, from camping equipment, yung clothes, yung mga bike accessories, bike bag. Sa Decathlon Masinag na branch nila, naglagay din sila ng bike repair station, which is very helpful. And pinuntahan ko rin yon, tinignan ko rin kung ano yung mga tools na nandun, helpful ba, ano yung things to improve. Ayun, in-evaluate natin. Okay, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo yung nakita ko. Natin yung bike repair station dito sa Katipunan. Okay guys, andito tayo sa Katipunan station. Check natin yung bike repair station na nakita natin sa Facebook. Tingnan natin kung kompleto ba or nakakatulong. Okay, let's go. Yan, dito yung bike repair station ni Congressman Reyes. Tapos meron para silang promo. Tapos tingnan natin yung tools. Meron siyang floor pump. Ayan, pang shredder. Tapos, pwede siyang baligtarin para sa Presta. Tapos, ano pa yung pang tools nila? Meron silang adjustable wrench. Ayan, para sa mga hindi quick release. Vice grip, napaka-helpful din ito. Ayan, tapos, meron silang mga screws. Screwdriver, positive, negative. And yun, may mga kulang sila dito na... So, yun lang yung kulang. Wala siyang chain cutter, wala siyang pang-vulcanize. Helpful siya, pero mayroon kulang. In between ng Regis Building and yung fire station na may sign na Loyola Heights, yun, dito siya sa ilalim ng underpass na tingin ko tapat ng Ateneo de Manila along Katipunan. Puntahan naman natin yung sa Decathlon sa Marcos Highway. Tapos, saan nga sir, ano, nagko-commute? Saan ka galing? Galing ako ng sir, Tandasora. Oh, layo ah! Minsan sa Pasay. Layo ah! Anong trabaho mo sir? Construction. Bigyan na itong helmet sir. May helmet tayo dyan. Sponsor tayo, taga. Bigay lang din sa akin yan sir, sabi sa akin ipamigay. Ito sir, gawin nyo sir to. Lumagay nyo lang sa likod.
Ayan. Okay. Okay na, sir. Okay na, sir. Salamat. Thank you, sir. Sige, sir. Text na lang kita, sir. Thank you ulit. Ingat po. Salamat. Sige po. Thank you ulit. Sige po. Decathlon na tayo. Che-check natin yung repair station nila for bikes. Alright. Hindi tayo sa Decathlon. Titingnan natin yung bike repair stations nila. Mukhang pareho rin dun sa Katipunan. Check natin. Okay. Meron silang bike. Pwedeng ipatong dito yung bike. Meron silang positive, meron silang negative, meron silang floor pump. Yeah, mukhang pareho rin yung nandun sa kabila. Meron silang positive, negative, floor pump, bike stand. So wala silang yung wrench. Wala rin silang pang-organize sa kayong chain cutter. In addition, hindi ko na-check yung isang chain, and based dun sa photos ng Decathlon, meron silang multi-tool for Allen wrench, for Allen screws. Yun. And I doubt kung meron silang chain cutter dun. Based sa itsura, parang wala ng chain cutter yung multi-tool nila. And yun, wala rin silang pang vulcanize. Yun. Helpful na rin kaysa sa wala, pero tingin ko yun yung kailangan nilang improve. Wala silang chain cutter, wala silang pang vulcanize, tapos dito walang mga wrenches or vice grip. Alright. Good job, Decathlon. Oof. Yung mga friends ko, tinuri namin yung grupo na Tatso Look. So in Tagalog, Tatsulok is triangle. Yung Tatsulok is our reflector na pwede mong isabit sa saddle. It serves as your tail reflectors. We give it for free. We find sponsors, donors na pwedeng magbigay ng cash or reflectors sa amin. Tapos gagawin namin yun. Hanap kami ng mananahin. Then, bibigyan namin yun sa mga bicycle commuters. Yun yung ginagawa namin. And kumukuha rin kami ng mga second-hand na helmets na hindi ginagamit. And pinamimigay rin namin sa bicycle commuters. So, yun yung super busy ako lately. Kaya hindi ako masyado nakaka-vlog. Kasama ko yung mga friends ko dito. Yun, for advocacy yung ginagawa namin. Yun yung pinakagkakabalahan ko lately. Yun, shoutout nga rin pala sa mga regular viewers natin. Sila Board Mechanic, sila MTB Playgrounds, sila Leo Felix, yung mga friend natin yan.
tapos si JR Isabella of Camalayan, tapos sino ba ba sila, Trail Master, MTB Playgrounds, Migs here, si Migs on Onods, thank you sa inyo guys. Yan sila Mark Michaels, sila Elmong Gala Vlogs, Jan Mark Milan, ito masipag tumanood. Tapos yung mga bagong subscribers natin, thank you for subscribing and abangan nyo lang yung mga adventures pa natin dito. Marami tayong rides pa na hindi ko pa na-edit and sana ma-retrieve ko pa yung nasa sirakong hard disk. Thank you guys! And yun, nime-mention ko na rin pala, kung nakikita nyo tong t-shirt ko is ito ay Old Filipino Alphabet ng Alibata. And parang nakasulat sa ilalim, bike packing. Tapos may design din siya sa likod. Yan, papakita ko sa picture. And mamimigay tayo nitong, unfortunately, isa lang binigay sa atin. Mamimigay tayo nito next week. Maglalagay ako sa Facebook ko ng link. Maglalagay tayo ng conditions doon. Binigyan tayo ni Kamalayan T-shirt, yung brand. Tapos mamimigay tayo nito, okay? Alright, thanks for watching guys. Let me know what you think about this vlog. Kung helpful ba siya or kung nakatulong ba siya sa mga bicycle commuters natin. And let me know what you still want to expect from this channel. Yun, may gagawa tayo ng review next time yung NCX na suspension na nagamit ko na before. Hindi ko pa na-follow up yung isang nag-comment na hihingi siya ng review after months of use. Kung okay daw ba, yun, gagawa natin next time. Alright, thanks for watching guys. God bless.